Hello guys, so what's up? So today mag-unbox tayo ng another case from Dark Flash, another OPA case. So nung last time, kung naalala nyo, or kung hindi nyo pa nakikita, nag-unbox tayo ng Dark Flash case din, yung DLV-22, yung right side yung glass nya, yung doon nyo siya ma-open sa right side. Then, kung gusto nyo makita yun, lalagay ko sa description yung link. Pero, right now, ito muna yung unbox natin. Yung DLM-21. So, yun yung usual or madalas nating nakikita ang itsura ng case. So, unboxan natin. Tanggalin ko muna yung wrap. Sirain yung bubble wrap kasi baka magamit pa natin ito sa susunod na pagkakataon. Magandang reuse lang tayo. Tara, astig. DLM, Dark Flash, Luxury, yan na naman tayo sa Luxury, MATX chassis, tapos si Fly Unlimited, nandiyan din, okay. So, black, mesh type, meron siyang ibang color, white, pink, neo mint. So, black tayo para stick. Ito yung specs. Kita nyo ba? Okay, zoom natin. So, yan. GPO clearance up to 350. Or 330 length max, and then CPO clearance 160 mm in height. So average siya so compared sa ibang case. Then cooling sa rear isang 120 mm water cooling AIO pwede. Sa top 240, so pwede rin dalawang 120 mm na fan. Sa front 120 mm dalawa. Yo, yun. Then USB port 3, and then yun lang. So pwede rin HDD, and then SSD tatlo, and then isang hard drive. So, buksan na natin. Baba ka lang. So, side panel niya is tempered glass tulad din ng DLV-22, then window type. So, manual. Wala na kayo dyan, tumingin. Usually yung mga
specs lang din naman na nabanggit natin or napakita natin kanina yung laman nito. Tapos sa top merong mesh. And then yung front mesh type din yan. So good yun for airflow. Then ito yung likod. Ito. Meron din grill dito sa gilid para dagdag airflow. Yan, makikita nyo. Sa likod. So merong apat na PCIe slot to. 1, 2, 3, 4 PSU, tas yung IO nyo dyan, then 120 or 140 millimeter. So ganito yung loob nya. May shroud ka, so hindi kita yung branding ng power supply. Yung iba kasi may cut out dito. And then yan, para sa cable management, SSD, tas motherboard, MATX tsaka ATX ang support nya. Kung ang motherboard nyo is ATX, hindi na siya kakasya. So yan, apat na PCIe slot. Then mesh front. Yan, kita nyo, see-through. Tatlong 120 mm, tapos sa top. Just yan, dalawang 120 mm. Siguro pwede dalawang 140 since may kita nyo may adjustan lang screw, and then power button, reset, and then USB 3. Isa, dalawang USB 2 version, and then para sa mic, then headset. Okay. So, tignan natin yung likod. Ito yung likod ng case. Yan yung mga cables para sa front panel. And then, yung screw na kailangan mo para sa motherboard. And then, this one is yung power supply, nandito yung hard drive mo, and then mukhang may filter naman yung ilalim ng power supply. So yan, okay, so yan yung front panel. Patry natin kung removable siya. So saglit lang. Mga pin dito. So, possible na rin mag-uwi ka. So, yan. Yung tsura niya. Then, ito yung mesh. Okay. So, walang extra mesh dito na filter. Na like this one yung nasa top, pero pwede kayong bumili ng extra ganito, and then lagay nyo dito sa loob yan, ganyan, para added filter para sa dust. So tapit ko lang yan. So, yun ang itsura ng Dark Flash GL 21 Quiz 21. Okay. So, yun lang guys. Till next time again. Then, dun sa mga gustong nag-aabang or gusto makita yung kung paano natin siya lalagyan ng mga parts, computer parts. So, abangan nyo lang yung next video. Then, susunod na lang ulit. Bye-bye. Pakita ko na rin sa inyo pala yung
laman nung sa likod kanina. So, ito, screw. And then, may onting zip tie. And then, cloth, panlinis ng mga fingerprint dun sa tempered glass. So, yun lang. Bye-bye.